Magandang araw mga ka-divers, welcome back po sa ating YouTube channel. So ito po, bali unboxing po ulit tayo ng package. Galing po ito kay Sir Beno Arquero ng Lifespur Philippines. Isang diving flashlight at saka rubber. Reserve natin sa ating mga spare gun. So yan, buksan naman natin yung package mga ka-divers. So bali kakarating lang nito ngayon mga ka-divers. Dinilibo dito sa amin ng GNT. So ito po yung rubber mga ka-divers, bali 16mm na 4 layer. Yan. Napaka-secure po ng package natin. The best talaga mag-prepare si Sir Beno Arquero. Yan, ito po yung rubber natin. Po mga ka-divers, 5 meters po ito na 16mm na rubber. Yan, 4 layers. Tamang tama to pang reserve sa aking mga gamit na spare gun, yung pang daydive at saka night dive. Saka ireregalo ko na rin yung sobra nito sa mga kasamahan ko na medyo luma na yung rubber. So ito, tabi naman natin mga ka-divers. Tapos itong diving flashlight. Wow. Saka ito na yung freebies mga ka-divers. Meron po tayong freebies na Lifespur t-shirt. Yan po. The best talaga pag Lifespur Philippines, laging may pasobra. Yan. Maraming salamat Sir Beno sa freebies. Yung flashlight po natin. So ito po yung diving flashlight natin. X-Star D26 2500 lumens. Yan, ganda ng box mga ka-divers. Solid na solid yung box. So yan. Upla. Yung laman ng package mga ka-divers. Yung ating user manual. So ayan, manual din ng battery, battery charger. Tapos yung dalawang 26650 na battery. Yan, dalawang battery. Tapos yung ating charger. Grabe, ganda ng lalagyan ng X-Star. Sulit na sulit, hirap patanggalin. Yan o, fit na fit. Talagang secure yung product. Tsaka may battery indicator din mga ka-divers. Tapos yung kanyang lanyard, yung pantali natin. Yan. Tapos yung kanyang charger na may pangalan ng X-Star. At saka yung kanyang cable, charging cable.
So ayan mga ka-divers, at yung flashlight na mismo. Grabe, secure na secure talaga yung product mga ka-divers, yung flashlight natin. Ganda ng lalagyan nila. Sulid na sulid. Yan po, D26 2500. Ganda ng design mga ka-divers. Simple lang pero napaka-astig tingnan. So try po natin ito mamaya mga ka-divers, kasi ano, medyo maaga pa ngayon, maliwanag pa. Bale, titestingan natin ito mamaya, mamayang gabi. Titingnan natin yung buga ng ilaw niya, kung sulit na sulit ba yung ano natin dito, pagpili natin dito. So yun lang po, bale, kita-kita po tayo mamaya. Antay-antay lang po tayo ng saglit. So yan po yung laman ng package natin mga ka-divers. Yan yung ating 16mm na life spur rubber for layer. Yan po, napakaganda ng rubber mga ka-divers. Bali, natesting ko na po yung kagaya nito, yung kulay green dun sa tinesting kong spur gun dati. So sa nakarang episode natin, kagaya lang po ito dito mga ka-divers. Bali, kulay green lang yun, ito kulay red. Yan, at saka yung ating life spur t-shirt. Yan, ganda ng kulay mga ka-divers ng ano, yung design nya. So yan, so ayan po yung battery mga ka-divers. Bale, tinesting kong i-charge. Yan, malaki pa naman yung karga ng battery. So 1 bar na lang yung kulang. So yan po. So ito, titingnan natin yung loob ng X-Star mga ka-divers. Bali, dun kasi nakita kong unboxing dati, mayroon itong adapter. So ayan, mayroon nga. Ito po yung kanyang battery adapter para sa 18650 na sukat mga ka-divers. Ayan, nandito po sa loob. Ayan po, ganda ng design ng X-Star. Hindi po siya ganun kahaba kumpara sa ibang diving flashlight na dalawa yung battery. So bali, ito tamang-tama lang po yung sukat. So abang-abang na lang po tayo mga ka-divers sa susunod nating adventure. Gamit na po natin itong diving flashlight. So ngayon, tatryin lang muna natin ito mga ka-divers, kahit na medyo maaga pa. Susubukan lang po natin ito mamaya ulit sa labas pag medyo dumilim na. So ito, try pa rin natin yung ilaw niya mga ka-divers. Total nasa kwarto naman tayo, papatay na lang natin tong ilaw para medyo dumilim. Yan. Yan po. Yan. Tsaka meron din po siyang ano, battery indicator yan sa taas ng kanyang switch. Ito po yung pinakamahina niya. Yan. Pinakamalakas. Patay, long press. Yan. So bale, ang style niya kagaya dun sa luma nating diving flashlight, dun sa Workhorse DL40. Bale, long press para patayin yung ilaw. So ito mga ka-divers, bale, try po natin na nakapatay yung ilaw. So yan, yan po, nakapatay na po yung ilaw. Yan, sobrang lakas po ng flashlight mga ka-divers.
Napakaganda po ng buga niya. Yan. Yan po oh. Ito yung kanyang high, medium, at saka ito yung pinaka low niya. Yan po. Kahit na yung low lang, ano, tamang tama na pang ilaw pag nasa mababaw lang. Yung turbo talaga niyan, yung pambato. Ganda ng buga ng ilaw. Pang malaliman talaga yung dating mga ka-divers. Yan po yung battery indicator. Balik na po natin yung ilaw mga ka-divers. So siguro di na lang muna tayo mag-test nito mamayang gabi. Bale sa actual na lang po na diving natin yung testing natin dito sa ating bagong diving flashlight X-Star D26 2500 lumens. Ganda talaga ng design niya mga ka-divers. Sulid na sulid. So try po natin ito kung babagay ba to sa camera natin. So ngayon, so hanggang dito lang po muna tayo mga ka-divers. Kita-kita lang po ulit tayo sa ating susunod na diving adventure. Siguro sa susunod na araw makakapag-dive na tayo para matesting na po natin itong bago nating ano, diving flashlight. Kasi yung luma kong ano, diving flashlight, flood type kasi yun mga ka-divers. Maganda lang siya pag nasa mababaw yung spot. Kung sa gilid lang yung spot natin, magandang gamitin yun kasi napakaganda ng kuha. So pag ano, nasa malalim kami, ano, hirap siya, hindi makakarating sa ano, lalim. Nakakapagod gamitin pag sa malalim kasi kailangan mong sumisid talaga sa ilalim para makita mo yung ano, para makahanap ka ng isda. Kumpara dito sa ano, throw type na thrower na type na diving flashlight, nasa ibabaw ko lang, bale gagamit ka lang ng snorkel. Yan, so makikita mo na yung isda sa ilalim kahit na hindi ka na masyadong lulubog. Kaya hindi na masyadong nakakapagod pag nasa ilalim yung nasa malalim kayong spot. Kaya ano, naisipan kong kumuha nito kasi minsan kasi dumadayo din kami sa ibang lugar malalim na spot, nakakapagod yung ano, isa kong flashlight, yung Workhorse DL07. Bale maganda lang talaga siya pag sa mababaw kasi napakaganda ng kuha ng camera at saka yung kita mo. So ayun mga ka-divers, balik kita-kita lang po ulit tayo sa next diving adventure natin. Hanggang sa muli, thanks for watching, peace out!